ay gawin na lang daw lawyer kasi kulang ng lawyer. Alam niyo ba nung panahon ni GMA, 1,098 lang kami. 1,000 plus. Panahon ni Pinoy, dinagdagan ako ng 250 plus. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, dinagdagan kami ng mahigit 1,000. Mula sa 1,000, ngayon po ay 2,427 na. Kaya po, ang punto ho dyan ay napag-aaralan namin yung sinasabi niya, duplication lang kayo, ipasara kayo. Ay, lipat yung mga doktor mo sa abogadong posisyon. Dahil ay pumayag sa NBA, ay lumipat itong mga to. Eh yung pala, si Senator Drilon, lawyer ng Sanopi, yung law office nila, Accra. Ito, may nagpadala po sa akin ng litrato. Sa internet po yan, recently retrieved. Eh siya pala ay senior counsel. Kaya po pala nagkagalaiti sa amin. Ayun, natanggalan ng budget para mahinto yung mga autopsies and forensic exam ng mga bata ang nabiktima. Eh 159 na po natapos. 159 is 159 at marami pa pong nakapila na inilibing muna ng mga magulang. Lalapit pa sila di umano kapag katapos na nitong lockdown. Ngayon, ito po yung katibayang lawyer ng Accra. Ang Sanopi, may sulat po sila sa akin noong January 29, 2018. Quote and quote, we are counsel for Sanopi Pasture Philippines. Ayan po. Talagang sila ay lawyer nga. At itong si Senator Angara naman, bagaman kaibigan ko po tatay niya, eh sila po may-ari ng Accra. Ang pangalan, ang ibig sabihin na Accra, Angara, Abelio, Concepcion, Regala, and Cruz. At ang senior counsel, si Senator Drilon. Kaya may director po tayo nagsabi, parang unethical o wala nang delikadesa. Eh, kalaban po sila ng mga biktima eh. Kami naman o, yung kalabang law firm, hindi namin tinuturing na kaaway, trabaho lang yan. Pero ang talagang kaaway po ng Sanopi, yung mga namatayan ng anak, yung mga binakunahan nila ng walang informed consent, and hindi mo sinabi na may apat na ikamamatay na side effect. Kaya po, ang sabi po ni Attorney Glenn Chong, na dating congressman, at saka ni Attorney Gadon, pumunta rito ng isang araw, eh pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Dahil kapag piniprevent po ang testigo na mag-testify, dahil pag wala na po yan, nasaan ko pa hagilapin niya mga yan para mag-testify, yung mga doktor na yan. O, yung nag-susuppress ka, nag-destroy ka, papel nga lang nasirain mo eh. Pwede ka makasuhan ng obstruction eh, kung ebidensya. Eh, tao ho yung mga yan eh. Tinataboy, magtatrabaho na walang sweldo, eh di termination by legislation. Kaya sabi po naman ng isa, na opisyal ng gobyerno, pero katid nila yan. O, yan mo na masara yan. Ang prerogative po, kaya prerogative, hindi pwedeng gamitin ng illegal o labag sa konstitusyon o labag sa batas. Masyado na akong halata kasi. Alam nyo ba, tao ang nagtatrabaho. Bakit kami ang inaatake nila? Salit na bigyan tayo ng parangal, kagaya ng PMTC na nagbibigay ng parangal sa tao. Diba? O, dahil nagpapakahirap, hindi ho biro yung 159 autopsies. Tang kliyente po ng PAW, umabot na sa 13,544,272 noong taong 2013. Ngayon, marami pa rin pong dumadagsa dito. At yung mga forensic examination po, nakaraang taon ay umabot ng 2,321. At ang mga napawalang sala, umabot yung acquittal sa 22,471. So nagtatrabaho po yung PAW. Hindi lang naman din back sa victims po na tulungan ng PAW. Ah. Natatandaan nyo si Bonita Baran, yung binulag ng amo na tatong taong kinulong, napakumbik na po yung nasa si correctional na po yung amo niya. Yung paglubog at pagtaob ng MB Princess of the Stars, ayan po. Nanalo na po tayo sa RTC, 240 million po ang award ng court. Ngayon, nag-apila pa po ang sumpisyo. At may utos din po ang DOJ dyan, natulungan natin yan. Ito si Secretary Raul Gonzales, natulungan yung mga patay dyan sa ano. Eh, paano naman kami pupunta ng court kung wala po kami da ng forensic report o autopsy report? Kailangan mo yan. Pagka death certificate lang, dinidismiss po ng korte, hinahanapan ng expert. So yung expert naman, sino ba magdideklara ng expert? Hindi po yung si Congresswoman
Sino nga yun? Yung isang congresswoman na nagsasabing fake daw si Dr. Erpe. Hindi po siya magdideklara niyan. Ang dideklara po niya, husgado. Ilang beses na po siya magdeklara. Expert. Ito po, EDSA niya shootout dyan. Kung saan nakasuhan ang mahigit 30 pulis. Napawalang sala na po sila. Na ipanalo po ng PAW. Yan, yung ano pa ba yung mga nandito? Yung mga katulong na pinatay ng amo sa Mandaluyong. Rosel Lopez case, yung binugbog, Lirigester case, Dennis Aranas case, yung suspect sa pagpatay kay Doc Jerry Ortega, environmentalist ng Palawan. Ayan, yung kaso po ng dalawang Jesus is Lord members. Ayan, pati po yung grupo ni Brother Eddie Villanueva, nag-refer po ng kaso dito. Kaya nagtataka rin po kay Senator Joel, bakit hindi niya kami pinagtatanggol? Eh, samantalang nakinabang po yung membro nila, na mga missionaries nila. Si Miss Leonila Cape, Adelaida Fabricante ng Balete, Batangas. Yung pong tatlong batang ginahasa sa Urbistondo, Pangasinan. Yung forensic examination nung nare-refer dito ng GMA 7 yata o ABS-CBN, ang kanyang birth certificate, eh babae siya, female, pero ang itsura niya may balbas, lalaki. Yung pala dalawa organ niya. So in-examine po ng ating forensic laboratory team, nakita na mas dominant yung male niya, male features, kaya po napalitan yung birth certificate niya ng lalaki na at pwede na magpakasal. Kasi pag nagpakasal, dapat isang lalaki, isang babae, nang nasa batas pa natin ngayon. Yung John De Lariarte case, yung motorcycle rider dyan sa EDSA Makati na binugbog ng pulis, tapos sinoli after 6 hours, patay na. Pao din po. Ngayon sabi nila, kinukontra daw ni Doc Erpe ang report ng pulis, ng MBI. Eh, kasi hindi namin kinukontra, meron kasing high-tech macroscopic lenses ang PAW na ipinundaro talaga ng mga sponsors natin yan. Para yung mga bakas ng sugat, tama ng bala, o na kung isa hindi nakikita ng ating mata, ay nakikita. Ay kulang huwi. Kulang yung report. Hindi naman nagsabi kinokontra natin. And comprehensive lang yung forensic exam ng PAW forensic laboratory. Kaya sa kaso po ni Kian, nilabas po ng ABS-CBN, PNP PAW agree on autopsy. O yun. Hindi kami nagkontrahan dito. Ito ang agreement. Kian already down when shot. Yung dito po sa likod. At nung pong inautopsy yan, nung inautopsy po yan ay nandun pa si Vice President Jejo Marbinay. Nakita niya. Ako, may tama pala sa likod. Kaya may witness po kami nun eh. Hindi lang yung mga media na nag-observe. Yung Carl Arnaiz. Ayun, kitang-kita po ng trajectory na nakaluhod na, eh binabaril din. Yan, kay Kulot na tagtad ng bala. Sabi sa dyaryo, 30. Para mailing kay Duterte. Yung pala, 26 lang ang tawag doon, papasok doon. Saksak. Yung papasok, ano ta sa English yung papasok na entry. At may dalawang exit. O yung kaya 28 yung wounds niya. O pinapalabas, sinililink daw, EJK daw ni Duterte yan. At nung mapaila ng kaso at mapag-convict ng court, itong kay Kia na to at yung kay Carl Nice malapit na matapos, napatunayan po natin na walang state-sponsored EJK. Dahil wala namang utos si Pangulo na patayin ang walang awa at nakaluhod pa ang mga batang ito. Walang ganang utos. Yung nalalaban talaga sa police operations para yung buhay naman ng mga polis at namamamayan, eh maproteksyonan dapat talaga gumamit ng state force to repel the compelling danger. Nasa batas naman po yun. Tapos, yung timbaksya po ang pinakamaingay ngayon, nasabi po nung isang opisyal ng gobyerno, manahimik. Hindi na nanahimik po kami. Sa totoo lang, ilang buwan, halos ang taon tayo hindi nakita-kita. Namiss ko na nga kayong lahat. Hindi ko na kayo nakita, nahihiya ako kay Miss F. Pagka nag-PPM, hindi ko alam kung anong sasagot ko. O hiyang-hiya talaga ako dahil lockdown eh. Quarantine tayo lahat eh. Eh sino ba nag-ingay? Eh di nung nag-hearing sa ABS-CBN, biglang sikat na sikat ang pawat ang dembaksya. May nagsabing magkasabot daw kami ng ABS-CBN. Fake news? Hindi po fake news to. Eh, totoong patay to. Totoong nagdugo nga ng lamang loob at utak ng mga bata. O pagkatapos bakunahan dahil
walang informed consent. Anong fake news dun? Pinapanood nga ninyo lahat yung mga palabas na yun, hanggang 53rd death ng Dembaxia. E sino nagpaingay? Sila. Thank you, Congresswoman. Nag-ingay ka. Ngayon naman, tinatapasan kami ng budget. Eh, alam ko naman, manahimik na lang yung buong kapuluan na pao at mga kliyente. Eh, 13 milyon na po kliyente namin eh. Oh, sabi nga nung iba, kaya nang mag-upo ng senador at presidente ang mga kliyente ng pao. Totoo po yun, hindi naman sa kami nagyayabang. Eh, yung iba po, bago mag-eleksyon, tatawag, magpapatext, tulungan sila. Tulong lang naman kami ng tulong. Eh, panahong ito nangangailangan yung 13 milyon naming kliyente. Nasa nang tulong naman ho ng mga legislators na yan na nagre-refer sa PAO ng kaso at yung sila ay tumutulong. Ngayon, nagbabay ka, Amiral, pa. May pag-asa pang alisin yan. Kasi kung ako po kay Speaker Lord Velasco, hindi ko papayagan na yung putik na sinaksa ni Senator Durant Angara sa GAA 2021 for next year ay manatiling nandun. Putik po yan eh. Illegal eh. Unconstitutional rider sumakay doon sa budget. Ang budget hindi para mag-dismiss ng empleyado, ang budget para maglaan ng pondo, di ba po? Tapos bakit mapayagan yan? Hindi ko alam bakit. Sabi ng isang senador na kaibigan ko, nalusutan na naman daw sila kasi tapos na ang plenary hearing noon na daw, ano yan, piniprepare for second and third reading, doon na isuksok. Sabi ko, bakit papayag naman kayo? Sana naman babasahin niyo yung buo. Alam niyo naman, target ang PAO. Eh, padito mo na lang kay Pangulo. Kaya po may sulat kami kay Pangulo, nandyan. Palagi na lang po ba kami magmamakaawa? Kami po ay nagtatrabaho lang. Kung paanong ang 13 milyong kliyente namin nagmamakaawa sa hustisya. Pati ba yung lawyer at mga doktor at eksperto ng PAO, eh magmamakaawa, Min? Bakit po ganun? Dito lang naman sa atin yan. Imagine, illegal daw yung pag-autopsy. Eh may utos po si Secretary Aguirre noong December 12, 2017. Kasama po yung patay. Bigyan ng legal assistance. Sabi nung iba, legal assistance, ano lang yan? Yan na nga sa inyo, walang forensic examination. Eh, 2004 pa po namin forensic consultant si Doc Erpe, pirmado po ni Secretary Bungko din at may pondo. Ayan, meron din po, December 15, 2014. Tapos, nirenew noong April 21, 2005. Bali, 16 years na po yung laboratorio na yan. Wala naman kami special budget dyan, pansweldo lang. Hazard pay. Ito po yung sulat namin kay Pangulo. Tulungan niyo po kaming magmakaawa. Dahil alam ko, pag kayo po ang nagmakaawa, ang PMPC at ang mga kapatid natin sa media, sa print, sa TV, mabibito po yan kasi illegal. Alam niyo ba, effect nito? Kahit sino pong permanente sa trabaho, pwede nang matanggal. Isa lang rider, isang sentence lang, tanggal ka sa trabaho. Ganun po ang illegal termination na tinatawag by legislation. Eh, nalulungkot nga ako sa nangyayari. Dalawang dekada na akong PAO chief dito. Nagka-problema ang bansa sa tanimbala, nagka-problema sa mga iba't ibang sa pistok. Nandiyan po kami para tumulong. Tulong lang kami ng tulong, trabaho ng trabaho. Pero ang sukli po ay pag-uusig, panggigipit. Kami ang unang biktima ng paglabag sa batas. Hingan po natin na reaksyon si Doc Erpe. Para po, sandali lang po Doc ha.